Hi everyone! Welcome to Olay's Kitchen! For today's episode, Korean dish naman ang ating gagawin. Gagawa tayo ng japchae. Narito ang kumpletong listahan ng mga ingredients na kailangan para sa ating recipe. For this recipe, kailangan natin ng few ingredients lang. So meron tayo ditong mushroom. Kinat ko lang siya into small pieces. And then, meron ako ditong beef, sirloin to. And then, kinat ko lang siya into small strips. Then, kailangan din natin ng spinach, carrots, sliced onion, and garlic. Kailangan din natin pang-garnish yung ating egg. And then, para sa ating seasoning, kailangan natin ng brown sugar, sesame oil, and soy sauce. Then, kailangan din natin ng potato starch noodles. So, mabibili yan sa mga local grocery or Korean store. So, yung una kailangan natin gawin, kailangan natin i-marinate itong ating beef. So, maglagay lang tayo ng 2 tablespoons ng soy sauce. And then, brown sugar. Tablespoon din. Then, 1 tablespoon ng sesame oil. Then afterwards, haluin lang natin para ma-mix siya doon sa ating meat. Hindi naman natin to kailangan i-marinate ng sobrang matagal. Since yung sukiyaki cut is maninipis lang naman yung tiwa niya, madali naman niyang mai-absorb yung ang ating marinate. So, ang gagawin natin, huli natin isasalang or isusute itong ating beef. So, once na halo na natin, set aside lang natin, then prepare natin yung ibang mga ingredients. Now, for our next step, itong ating egg. Crack lang natin siya and ibibit natin. Then, season with some salt. So, first step, buksan natin yung ating kalan and then lagyan natin yung pan. Pag mainit na yung pan, pahira natin siya or brushan natin siya ng cooking oil para hindi manikit yung ipiprito natin na egg. So, hindi masyadong marami yung cooking oil na ilalagay natin. Then, once nalagyan na natin ng cooking oil, maglagay tayo ng egg and then ispread natin doon sa pan. So, kailangan kasi yung egg is medyo manipis lang. Gagamitin natin ito para sa pang-garnish doon sa ating recipe. So, hinaan lang natin yung apoy para hindi masunog yung ating egg. And then, afterwards, kapag luto na yung unang side, ipiflip natin siya para maluto naman yung kabilang side niya. Once na flip na natin, let it cook for a few minutes.
And then afterwards, kapag luto na, lagay natin siya sa plate. So, gagawin lang natin yung proseso na yan hanggang lahat ng egg is ma-luto na natin. So, gamit yung ating cooking pan, yun din yung gagamitin natin sa pagsusuti noong onion and garlic. So, maglagay lang tayo ng konting cooking oil and isutay natin yung garlic. Hindi kailangan maging brown. So, isutay lang natin siya for about 1 minute. Then, afterwards, kapag medyo luto na, lagay na natin yung ating onion. Actually, usually, ang ginagamit dito is white onion. But since yung red onion lang yung available sa fridge ko, kaya yaan yung ginamit ko dito. So, sautéin lang natin and wait natin until maging translucent yung ating onion. Once translucent na yung ating onion, transfer natin siya sa isang bowl. And then, isi-set aside natin siya. Then, gagawin natin, lulutuin naman natin yung ating susunod na ingredients. So, same cooking pan, lalagay lang tayo ng konting cooking oil uli. And then, lagay na natin yung ating carrots. And then, isusutay lang natin siya about 1 to 2 minutes hanggang maging maluto siya. Once luto na yung carrots, maglalagay tayo ng soy sauce. And then, brown sugar. Then, sautay lang natin siya. And maglalagay din tayo ng sesame oil. Then once luto na yung ating carrots, ilalagay lang natin siya sa isang lalagyan and then isa-set aside din natin siya. Then, prepare natin yung susunod pang ingredients. For our next ingredients, yung ating mushroom naman. So, sautéin lang natin siya. And then, antayin lang natin na maluto yung ating mushroom bago natin siya i-season. So, same sa ginawa natin dun sa carrots, lalagyan lang natin siya ng sesame oil, brown sugar, and soy sauce. Then again, after natin maluto, i-set aside lang natin siya. Yung susunod naman natin na lulutuin is yung ating spinach. So, naglagay ako ng konting cooking oil, then ilagay ko yung ating spinach. Then, sautéin lang natin siya hanggang medyo malanta yung ating spinach. Then, after natin na masautéin yan, lalagyan din natin or isi-season din natin siya. So, kagaya ng ginawa natin doon sa ibang vegetables. Lalagyan din natin siya ng soy sauce, sugar, and sesame oil. Then, once luto na, again, set aside lang natin yung ating naluto na spinach. Yung susunod naman natin na lulutuin is yung ating beef. So, isusutay lang natin to hanggang maluto. Ito, since minarinate na natin, bago natin niluto, hindi na natin siya lalagyan ng seasoning. So, lulutuin lang natin. And then, kapag luto na, i-set aside lang natin siya. Patapos na yung pagluluto ko, then I realized na kalimutan ko na isama yung ating bell pepper. So, maglagay tayo ng cooking oil. And then, similar dun sa ginawa natin sa other vegetable, isusutay lang natin siya. And sisison natin yung ating bell pepper with sugar, soy sauce, and sesame oil. Now, lulutuin naman natin yung ating noodles. Nagpakulo tayo ng hot water dito. Then, ilalagay natin dyan yung ating
potato starch noodles. So, mabibili ito doon sa mga local grocery na malapit sa atin or sa mga Korean grocery store. Yung cooking time nito is around 20 minutes. So, kailangan lang natin palambutin or i-check nyo rin yung done. So, kapag luto na, pwede nyo na siyang hanguin at i-drain. After 20 minutes, luto na yung noodles. Lalagay lang natin siya doon sa ating strainer. And iwawash natin siya ng cold water para matanggal yung extra starch na nakadikit doon sa ating noodles. Ito yung egg na niluto natin kanina. So, iroll lang natin siya. Gagamitin natin ito para pang garnish. So, iroll natin na ganyan. And then, afterwards, kuha tayo ng knife and slice lang natin siya ng maninipis. So, itong hiniwa natin na egg is gagamitin natin na topping or garnish para doon sa ating recipe. Now, for our final step, kailangan nating i-prepare na or itimplahin na yung ating noodles. So, bago natin lagyan ng seasoning, ikat lang natin siya para hindi sobrang mahaba yung mga noodles. And then, after nating makat ng scissor, si-season naman natin siya with soy sauce, brown sugar, and sesame oil. So, make sure na kapag sinisison natin is mahalo siya maigi para ma-distribute yung ating seasoning doon sa ating noodles. Since bagong luto lang naman yung ating noodles, madaling matutunaw yung sugar na nilagay natin. So, you don't have to worry na baka hindi siya matunaw. And then, haluin lang ninyo siyang maigi. And then, kapag nahalo ng maigi, maaari na nating ilagay yung ating mga niluto or sinute na mga vegetable. So, nandiyan yung bell pepper, nilagay ko na. Yung onion and garlic. Yung ating carrots. Mushrooms, spinach, and of course, yung ating beef. So, nag-iwan lang ako ng konti para sa toppings later. Then, after nyan, haluin lang natin. So, gumamit ako ng tong para ma-distribute evenly yung ating vegetable. At saka yung meat doon sa ating noodles. Para pag kumuha tayo doon sa ating serving tray is makakakuha tayo ng lahat ng ingredients. So, nasa serving bowl na yung ating noodles and then maglalagay lang tayo noong roasted sesame sa ibabaw and then i-garnish din natin siya noong ating inislice na egg kanina para maganda yung itsura. Then, garnish din natin yung ating sinet aside kanina na beef. So, ilagay lang natin siya. Then, mag-add ulit tayo noong sesame seeds. Then, yan. Ready na siya for the taste test. Okay. Now, it's time for the taste test. So, kuha lang tayo. Haba pa rin. Kahit iniwan na natin. Okay. Lagi na spinach. Yan. Egg.
nila dito. Mushroom. So, ito na yung ating japchae. Tikman na natin. Can guarantee yung masarap to kasi ilang beses na ako nagluluto nito. And paborito siya ng aking family. So, yan. Tikman na natin. Harap. Panalo na naman. So, try nyo na to. Hindi lang siya hindi siya mahirap gawin. Madali lang siyang gawin. Hindi siya masyadong complicated. And yet, super masarap. So, try nyo na. Thanks for watching, guys. Bye!